Kasama po natin si Engineer Eddie Galien, ang bagong, one year na sir, administrator ng NIA. Thank you. Opo. At matagal na yung unang interview natin. Yes sir. So from Pidig, si Sir Eddie ang former mayor ng Pidig. Okay sir, balikan lang natin yung mention mo na yung NIA is contra-growing with the farmers, no? Marami kasing maraming mga comments, maraming mga reaction with different people na maganda daw sana talaga kung ang bibili na lang ng palay ay yung gobyerno. Somehow ba to sir, itong gagawin niyo to somehow baka papunta doon? Kasi di ba nabalita mo para magbebenta kami ng 29 pesos na bigas. 29 pesos. Oh, di ba? Mahal ngayon. Pero kami, sa beginning August, magbebenta kami ng 29 pesos na bigas. Sino po ang magbebenta? Ang NIA through Kadiwa. Ah, through Kadiwa. Yan ang pa-explain yung paano yung program pala. Paki-explain nga yun, sir. Paano yun? Paano magagawa yun? Yung 29 pesos na rice. Na rice. Ganito po kasi yan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mga ka-agribusiness, pupunta po tayo sa Cordillera from Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Kung sino interested na ma-feature, contact us 0917-827-7770. Again, doon sa additional budget na ibinigay ng Kongreso sa atin, sa BICAM, merong 3.4 billion doon. Okay. Na para sa contract farming. Ito, contract farming. Contract farming for NIA Kadiwa? For NIA, okay. Actually, ito po, yung foundation, gusto ko namin i-demonstrate ng ating Pangulo at ng pamunuan ng Kongreso kung paano mapababa ang presyo ng bigas. Laging question dyan eh, paano mapababa? At saka ano ba yung konsepto ng ating Pangulo? Ano ba yung kanyang sinasabi na ang kanyang aspiration ay 20 pesos? Kasi yung mga hindi nakaintindi, abay, binabatikos po ang ating Pangulo doon sa magandang ano niya eh, magandang plano niya eh, no? Okay, ganito po 'yan. Yung third cropping kasi nga El Niño ngayon, pang third cropping wala kasi assistance ang gobyerno diyan eh, pang first and second lang ano po. May namin inilaunch yung ating contract farming. Sinimulan po namin itong April, May. Ganyan po eh. Noong April pa lang, March, April, nagsimula na po kami. So, ang kasagsaga ng implementation namin, April. Imagine, April, kalakasan ng El Niño, ang NIA nagpapatanim. This is also to demonstrate na kapag may irrigasyon, walang El Niño. Pwede kang magtanim. So, ang konsepto po dyan, una, sasagutin ng NIA yung input cost ng production. Okay. Which is 30,000. So, bibigyan ni NIA si farmer ng worth 30,000 na input. Lahat yan, seeds, fertilizer, pesticide, etc. Hindi lang yon. Bibigay pa siya ng 20,000 pesos na cash kay farmer. Parang sweldo. For any incidental. So, 50,000 okay. Po. Now, pagdating na ng anihan, ito po ay hindi dole out ha. Contract farming, ibig sabihin, babayaran nila ito. Pagdating ng anihan, since ang perception namin is that yung mga hybrid, ani pa sila ng 8 tons eh. Ibabalik lang nila sa amin yung 5 tons sa NIA. Okay. At bibigyan namin ulit sila ng 50,000 pesos. So, ang naibigay ngayon ng NIA is 100,000 pesos. Yung 100,000 pesos divided by yung 5 tons, meaning binili ni NIA ng 20 pesos per kilogram yung palay nila. Na wet. Wet po ito ha. Yung wet na yan, doon pa lang sa bukid, doon na kukunin ni NIA yung
para wala nang gasto si farmer sa drying, etc. Sinira na maghahakot. Yes, sinira maghahakot. Ilalagay namin ito doon sa mga rice mill pa din ng mga farmers natin, mga cooperatives. Para hindi magtatapos yung kita nila doon. Kikita pa sila doon sa rice mill. Sa drying pa lang, kita na sila. Doon namin ipapadry. Bayaran namin yung drying. Tsaka yung milling. Okay? So, bakit 20 pesos? Kasi noong time na kinonceptualize namin, 19 pesos lang ang bili ng NFA. Sabi namin, ng wet. So, 20 pesos na tayo. So, yung mga farmers natin, magtaka ka, no? Kahit na nagtaas na sila ng price, pumasok pa rin sa contract farming yung ating mga farmers kasi naipaliwanag namin na hindi lang doon magtatapos ang kita nila. Kasi nga kasama namin dito sa contract farming ang Philmec. So yung mga partner namin ngayon, sila ngayon ang priority namin ng Philmec na bigyan ng rice ng farm machineries and rice processing system. 40,000 hectares yung aming contract farming. 40,000 hectares. Yes, at 5,000 kilograms ang kukunin namin, di ba? 5 tons. So 40,000 times 5 tons is 200,000 metric tons. Kalahati na lang pala yan, pala sir, yun. Okay. Wet ito. So yes, kung i-apply mo yung 20% na pang-dry, so meron ka ngayong 160,000 kilograms, multiply mo yung 63%, mahigit 100,000 pa rin na bigas ang makukuha namin. Say 100,000 na lang, no? 100,000 na bigas. Isipin mo itong 100,000 na ito. Kung ibenta namin ito ng 34 pesos halimbawa, eh balik na yung mapapaikot-ikot na namin yung capital natin eh. Ano? But kasi hindi naman to eksaktong ano eh, ang tantya namin diyan, itong makukuha namin dito, pwede namin ibenta ng 29 pesos para mamaano. So isipin mo, kumita na si farmer. Kasi ang you know, ang perception, ang sinasabi kasi ng mga farmers natin, nasa 30,000 lang ang kita namin talaga eh. Sabi nila, per cropping eh. Eh sa amin, 50,000 na yung binigay namin. Pero pag 20,000 nung una, di ba? So mas mataas na yung kita nila rito. Anong ibig sabihin po niyan? Kumita na si farmer doon sa pagbenta niya ng palay, kikita pa siya sa pagproseso ng palay to bigas. Through the cooperative. Through the cooperative. At mabebenta, mababa pa rin yung presyo ng bigas na pagbebentahan natin. Mahal na po yung 34 pesos eh. Pero nga po yun. Tapos sir, yung, di ba, hindi lang, yung sinabi nyo kanina, yung harvest ni farmer, parang may matitira sa kanya, di ba sir? Yes. Kasi yung excess of the 5 tons, additional kita pa niya yun. Kita pa niya yun. Kasi yung ibang farmers namin, lalo na dyan sa Mebesia, sa ano na, pag sabi nila, pag 8 tons lang ang anim mo, huwag ka nang magtanim, sabi nila eh. 12 tons dyan, 10 tons, 12 tons. Oh. Kasi yung hybrid, mataas talaga ang yield kung dry season. So ang key dyan is that dry season, hybrid variety, alternate wetting and drying. At tamang input. Kasama naman natin dito sa program yung PhilRice. Eh. Sila po ang nagsasabi sa mga farmers kung anong rice variety ang mataas ang yield doon. Kasi meron silang rice derby. Alam nila kung anong mataas ang yield doon sa area. Sa area. Sir, ang ano lang, okay, doon sa general public. As you said, doon sa mga irrigators association, alam nila, naiintindihan nila yan. Kasi in place nga sila. But yung general public natin, sir, sad to say, marami talagang hindi nakakaintindi. Okay, hindi naintindihan yung proyekto or hindi, walang nakapag-explain din sa kanila. Kaya minsan, kung makakomment. Wagas, makakomment. Paano kaya yun, sir? Paano na, kasi somehow, importante rin na yung general public naintindihan din nila. Well, kaya nga po dito sa aming Convergence Project, kasama po namin dito ang DILG. Kasi, dapat kasama mo ang local government unit dito. Because doon sa system, doon sa whole value chain, may mga missing link na ang LGU lamang ang makakasagot.
Like for example, yung strengthening ng cooperative. May mga kailangan silang lupa minsan, yung building. So si mayor lang o kaya si governor lang makapagbigay niyan. Now, doon naman sa kung paano mo papaniwalain yung mga farmers natin. You know, alam niyo kasi yung mga farmers natin eh, sa tagal na ng panahon kasi na wala namang asenso ang buhay. Meron na yung meron ano na sila eh, dudeso na sila kaagad pero mga bagong programa eh. Kaya nung ako po ay mayor sa aming bayan, ang ginagawa ko yung to see is to believe. Kaya yung mga projects ng niya ngayon, packets lahat ng region, nilalagyan namin para makita ng mga farmers natin na you know, it really works. And then sinasabayan natin yan ng good governance. Kasi alam niyo po yung kultura ng yung kultura noon na doon sa aming bayan na you know, to see is to believe na yan. Sinabayan ko ng magandang governance sa aming bayan kasi meron din nilabanan ko yun ng iba ng isa pang kultura, yung kultura ng utang na loob. Kasi alam niyo po pagka may sinasabi ako sa kanila noon, biruin mo ang sa aming bayan, sa Pintig, alam niyo naman, di ba, yung mga free medical ano, services. Dami naming mga magagandang project. Kita nila yung magandang serbisyo. Pagka may mga bago ako ngayong programa na gustong implement sa kanila, sabi ng mga farmers ko, pagbigyan naman natin, nakakahiya kay mayor. Ang mindset ko kasi, kahit criminal, may utang na loob yan eh. Ngayon, kung may utang na loob siya sa'yo sa iyong panunungkulan dahil sa magandang serbisyo mo, susunod yan. Gaya rin ng mga farmers natin, kung maiparating mo sa kanila yung kanilang input na alam naman nilang talagang ang dami naman talagang pera sa DA na para sa kanila, maiparating mo sa kanila sa tamang oras ano, at saka yung tamang input, tamang oras, abay, magpapasalamat yung mga yan. Yung mga ibang IAs nga namin eh, doon sa ibang mga sa mga regions namin, nagbebenta pa sila ng 20 pesos na bigas pasasalamat sa ating Pangulo, sa gobyerno, sa marami nilang natatanggap ng mga assistance. Kaya si Secretary Laurel ngayon, ng DA, tulong-tulong kami yan. Sabi namin, iparating natin sa mga magsasaka yung tamang input sa tamang oras. Dahil ang nangyayari po kasi, sad to say, mga nakaraan, yes, sir. Pag matanggap nila yung kanilang mga input, tapos na yung pangangailangan. Kamahal-mahal po nung hybrid. Anong gagawin dito? Ibibilad na, papagiling na lang, kakainin na lang. Nakakalungkot, di ba? Kasi wala na eh. Tapos na eh. Yung abono, wala na. O kaya, tumama nga yung timing mo. Sabi ng farmer, hindi naman ito yung request namin ah. Kaya importante isa pa yan. Sa amin po sa NIA, sir, matagal pa, 6 months before pa, nagpa-planning na kami. Merong system management conference kami or meron kaming cropping calendar planning. Nandyan ang IA, nandyan ang PhilRice, nandyan ang local government unit. Nag-usap-usap kami. Ano, kailan ba natin, ano bang magandang variety itanim ninyo? Ano ba yung ano? At in-order na namin sa DA yung kailangan nila. Yun. So, ang key lamang po dyan, ibigyan natin ang magandang servisyo, you know, itong ating mga farmers. And in return, talaga namang magsisipag sila at magsasakripisyo din po sila. LGU yun, sir? Sa farmers natin, sa LGU naman, of course, sabi ko nga kay Secretary Bernhardt, no, ng request ko nga eh, may mga enabling mechanisms kasi ng program eh, na sana isama sa kanilang, meron kasi kaming sinusunod sa LGU, yung Seal of Good Local Government, SGLG. Yun ang talagang most prestigious award na makuha ng ano eh. Ang pinaka-most prestigious award na makukuha ng isang LGU, number one, yung Galing Puok. Kasi sampu lang ang nabibigyan ng parangal noon. Nationwide. And luckily, Pindig, nanalo na kami doon. Because dahil doon sa aming programang, basta Pindigan nyo, agrihen nyo. Wealth creation and agriculture. So, napatunayan namin na kahit para agrikultura, pwede yung umangat ang buhay, no? At isama nila doon, kasi maraming kailangan doon ng enabling mechanism, like yung pag nag-create ka ng cooperative. Wala naman tayong kurso ng cooperative development and management. So, ang hirap magtingin ng manager ng co-op ngayon. So, ang gagawin lang ni LGU, mag-create siya ng Municipal Economic Enterprise Office, gaya ng ginawa namin sa Pindig. Mag-hire siya ng mga retired manager ng bangko, mga retired manager ng cooperative, at sila ang gagawa ng system ng co-op. And then,
pwede kasing i-gawin ni LGU na yung kanyang local finance committee, kasi nandiyan yung matatalino eh. Gawin yung advisory council ni cooperative at auditing firm na rin. So, kailangan mo ng public-private partnership. Sa amin, ang tawag namin dyan yung P4 eh. Public-private partnership for the people. Yun. So, kailangan ng active participation ng LGU. Wala pong mayor na hindi naghahangad ng kagandahan ng kanyang bayan. At wala po sigurong mayor na hindi nakakaalam. Hindi siya mananalong mayor eh. Kung hindi niya alam yung tinatawag na SWOT ng kanyang bayan. Okay, strength, okay. Weakness, opportunities, and threat ng bayan threat, niya. Kaya, you know, kung kaagapay mo ang LGU dito, wala kang takot. Lahat ng challenges dyan, kaya mong i-tackle yan. Kasi although iba-ibang kultura ang Ilocano hanggang sa ating mga kapatid na Muslim, yung ating mga kapatid sa Visayas, pero yung kanilang mayor, kilala nila yung mga yan. So sila ngayon ang mag-a-adjust ng system ayon doon sa kultura ng kanilang bayan. Okay, sir. Balikan lang natin yung mention mo na yung NIA is contract growing with the farmers, no? Marami kasing maraming mga comments, maraming mga reaction with different people na maganda daw sana talaga kung ang bibili na lang ng palay ay yung gobyerno. Somehow ba to, sir, itong gagawin nyo to, somehow baka papunta doon? Naniniwala po kasi tayo na ang government, ang trabaho niyan talaga is gagawin niya yung business environment na yung maganda yung business environment. Dapat ang participasyon ng gobyerno ay nasa 15% lang. 85% pa rin yung public. Kasi lagi po ang key dyan is yung sustainability. Okay. Eh paano pag ibang presidente na? Iba naman ang parehong. Paano si mayor? Iba na. So ang ginagawa ng ating pangulo po ngayon, sustainability. Yan ang po ang dahilan kung bakit binubuo natin sila ng isang kooperatiba, yung ating mga farmers, kasi may sariling board yan. Para kahit na iba na ang mamumuno, nandyan pa rin po yung proyekto na yan. So again, ang key dyan is, hindi ho kasi sustainable na government ang mamimili. Okay. Dapat private sector pa din. Na kung nakuha nyo po yung aming contract farming, wala pong subsidy doon. Napansin nyo po ba? Wala pong libre doon. Pero kumikita pa rin ang ating magsasaka, at nakakapagbigay siya ng magandang economic benefit doon sa area, doon sa town. Isipin niyo po 'yon, wala yung program na 'yon. So yung contract growing ba eventually pwedeng gawin niya ng mga cooperatives? Yes. In fact, ito yung kung may big brother sila, no? Halimbawa, for example, dito na lang sa gobyerno natin, yung LGU na lang. Meron silang calamity fund. Okay. Pwede naman silang mag-order na kay co-op nila. Oh, ito yung budget natin ngayon for pambili ng rice, ha? Ibigay na namin sa inyo to. Additional capital nyo ito. Muwa lang naman yan eh. Pero pag kailangan namin ng kailangan bigyan nyo kami. So, napapaikot pa nga ni co-op yung capital. At the same time, hindi rin nasisira dito kay LGU kasi nga makukuha niya anytime dito kay Iwan. Hindi rin siya namang problema ng warehouse. O pag may calamity na, sabihin niya kay co-op, co-op, deliver mo yung ganitong amount of ano. Ganun na. Hindi lang yan. DepEd, may nutrition program yan. BJMP, ang daming sa government mismo, ang daming na, ito, market na. Uniform personnel. Yes, BILG. Yes, so, you know what? Kung magtulong-tulong lang, hindi lang yan. Itong ating malalaking kumpanya, may libreng pabigas sila sa mga empleyado. Asan yung CSR natin? Di ba? So, you know, hindi mawawalan ng market basta't nagsama-sama. Big brother system. Sir, before the mention nyo yung mga projects ng NIA, yung project ninyo, direction ni President, kumusta po? Matatapos ba ito, sir, before matapos ang term ninyo, term ni President? Of course, hindi. Okay. Sa amin lang naman isisimulan natin po ito. At hopefully, yung susunod na administrasyon, kung makita nila na maganda. Kaya nga, hindi namin nilalagyan ng pangalan. Nung ako po ang mayor, never ko pong nilagyan ng pangalan yung mga projects ko. Never ko nilagyan ng initial ko na, di ba? Kaya, kasi sa tatanggalin yan talaga. Magka may sumunod na mayor, tanggalin yan kasi initial niya yan. Makakabalik pa yan sa politika. So, iyon po ang masamang conception. So, kung tanggalin mo yung mga yan, aba,
At maganda yung proyekto, hindi pwedeng hindi itutuloy susunod na mayor o susunod na mamumuno dyan. Mm. Eh, tatamaan siya sa mga taong bayan. Okay, sir. Anything else na importante, sir, na hindi pa natin discuss before time mag-end? Well, ang masasabi ko lamang po, sincero ang ating Pangulo sa kanyang aspiration na yung ating mga farmers ay unlad din ang buhay. Kaya nga, ang kanyang number one sa kanyang socio-economic agenda is food security. Okay. Sila, ang panganay sa gustong silbi, pagsilbi ng ating mga Pangulo ay ating mga magsasaka. Siya yan ang number one niya eh. At nakikita naman natin ngayon, ginagawa niya yung kanyang power, yung kanyang kakayanan na ma-channel yung resources natin towards that goal. Yung bagong Pilipinas. Pilipinas na maunlad. You know? Pilipinas na walang nasasayang na budget. Sabi nga ng isang congressman na nakausap ko po eh. Opposition congressman ito, number one, hindi ko na lang pangalanan, pero isa siya sa number one na opposition congressman. Sabi niya eh, ang ganda ng naisip ninyo itong ano, ng presidente na itong gagawin na water management, yung flood control. Ang sama ng connotation ng flood control. Sabi niya, parang kaskaw na lang ito ng mga congressmen. Pag flood control, pinagkakakitaan lang yan. Sabi niya, pero ito ngayon, binago ninyo ang conception. Binago ninyo yung ibig sabihin ng flood control, water management na. Meaning, pag may water management na, ang sisilbihan na nito, yung taong bayan. No? So, ibig ko sabihin, kung kaya ng ating Pangulong baguhin yung ano, babaguhin niya talaga tungo sa sinasabi niyang bagong Pilipinas. Kaya, ang request ko lamang po is that magtulungan din tayo. You know, hindi naman perfect po ang ginagawa namin ngayon dito sa NIA. Hindi rin po perfect ito. Pero may kasabihan naman eh, you know, na there is always a room for improvement. Sabihan niyo po kami kung saan kami pwedeng mag-invest na mag-ibas niyo kami. Sabihan niyo kami. Constructive criticism po ba? Kasi kami nakikinig naman eh. At sincero din kami. Dahil sincero ang ating Pangulo sa pagtulong ng mga magsasaka. Kami rin dito. Iba po ang mindset ng mga empleyado po ng National Irrigation ngayon. Inspired po kami dito sa bagong Pilipinas na team ng ating Pangulo. So kami po ay makikipagtulungan. Sana lahat din ay makipagtulong. May kanya-kanya po tayong contribution dito. Yes, sir. Sir, na-mention mo yung food security. Asa na po tayo dun, sir? Well, again, tayo ang number one na importer ng bigas ngayon, no? Yun ang gusto natin baguhin, eh. Sana itong panahon na ako ng ating Pangulo, kasi talaga namang seryoso siyang masolve ito, no? Mawala naman tayo dun sa number one na listahan. Or, baka pwede naman tayo maging ano rin. Tayo naman ang exporter. Imbes na tayo ang importer, di po ba? At least magkaroon tayo ng food security. Magtulungan tayo. Yan lang po. Ayan. Administrator, maraming salamat. Thank you. Sir Buddy. Hello po. Morning po. Madam, naku, baliktad ata ang panahon na. Opo. Ganun po talaga. Ayan, si Sir Dante Lasatin. Opo. Ang kayo po ang Pangulo, sir. Opo, taga-Pangulo po. Taga-Pangulo. Ang ng co-op, sir? O ng Irrigators Association? Irrigators Association, yung sa Regional Confederation. Ah, Regional. Oh, Regional Confederation. Buong region, please, buong region 3, sir. Buong Rio, please. Ah, okay. Sige, sir. Yung mga chairman. Ah, puro chairman po. Puro mga chairman. Pagitanggal yung mga sombrero para makilala kayo. Total maanap pa. Okay, okay. Sige po. Si Chairman Noli. Chairman Noli. Hello po, sir. Si Chairman Virgilio Caraang. Hello, sir. Hello po. And then the next one, si Dr. Brian Cabiao. Hi, Doc. Yung aming chairwoman, si Banjo. Hello, ma'am. Hello po. Yung aming SW, si Sir Robert. Sir Robert. Robert Mendoza. Ah, from NIA talaga, sir. Apo. Yung aming chairman, si Buddy, kapangalan mo, sir. Ay, sir. Sir. Yung aming BOT chairman, Andrew Barawig. Pedro. Sir Andrew. Yung aming corporate secretary, si Jeneline. Hello. Garcia. Hello, ma'am. Yung aming pong caretaker, si Alejandro Pabros. Hi, sir. Apo. Yung pong aming auditor, si Chairman. Hello, ma'am. Ma'am Rose. Abuan, teacher po siya.
yung aming director ng co-op. Yes, sir. Larry Ceramic. Hello, sir. May anak na chief of police na sa Maguindanao. Maguindanao. Ah, sa Maguindanao. Si aming chairman, si Mr. Franco. Sir Franco. Sa institutional, si Ma'am Judy. Hello, Ma'am Judy. Apo, apo. Yung aming sound engineer, si Joe Boli. Hello, sir. Yung sa institutional din, si Bismarck. Hello, hello, sir. Apo. And si Ma'am Eden sa Pais. Kilala ba? Kilala ba? Oh, hello, ma'am. Hello. So, kayo po ay welcome sa aming apo office. Tuloy po kaya mag-agahan po tayo. Okay, matagal ang pakikinabang mag-driver, ma'am. Matagal na po ang pinakikinabang. Pinahirapan ni kayo. Sanay na po. Halika, itong papasok na ng tag-ulan. Ito na yung umpisa na ng sangahan. Namumula na lahat yung mga tao kasi ang instruction po sa kanila. Gumamit muna sila ng bomba kasi walang pawawalang tubig sa dam. Gusto man natin magpawala, walang nawala po naman yung dam dahil ang laman is only 174.33 kulang. So ipunin natin ang sinasabi ng pag-asa, lalim niya. Pero maglalamin niya rin, sir. Maglalamin niya. Pero kailan daw mag-start ng lamin niya? Ito na raw, sir, yun. So timely na lanin niya, ipunin na lang natin yung tubig. So may nakaprogram, sir, kami na dalawang dayatan, dalawang trap sa isang tag-araw. We start from this coming October, 6 ng February, 6 ulit ng March, 6 ng June. So nandito kasi yung paglandangan. Dito, sir, kasi pag umaani ka dito ng less than 200, huwag ka na magsakasayang yung panahon. Kasi plus, ang taas ng standard. Oo, sir. Ang ani dito, gaya ng mga ibang dinodokumento namin dyan, saksi si admin. Pinakita ko sa kanya kayo nag-army festival kami. Although, LD News, ang ginawa ko, sir, dito, inano namin, AWD, Alternate Wedding Drive. So, lalong, kasi yung ano, sir, yung palay, hindi naman talaga siya aqua plant. Oo. Hindi siya aqua plant. So, i-try natin sa AWD. And at the same time, makakatulong pa tayo sa kalitasan dahil na sa paggamit ng Alternate Wedding Drive. Na-mention na ni admin niya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.